At patuloy po kayong nanunawad ng No Holds Barred Special Episode. Ito po ang Tapatan 2019, the No Holds Barred Gubernatorial Candidates Forum. At porma na nating simulan ang ating harapan. Inaanyahan po namin ang ating tatlong kandidato na magkamay. Senyales ng forum na ito ay hindi personalan at nakatulong lamang sa kanilang platforma de gobyerno. Text lines para sa inyong mga katanungan na makikita po ninyo sa inyong TV screens. Ang ating pong mga text lines ay 0919-612-8816 para sa mga smart and TV subscribers and 0995-744-4905 para naman sa mga Globe and TMZ users. Sa pagkakataon pong ito, ibibigyan po namin ang bawat isa sa inyo ng hanggang 5 minuto para ipakilala ang inyong sarili. Ganon din ang buod ng inyong mga platforma para sa lalawigan. So sisimulan po natin ang una pagpapakilala sa inyo, Sir Bones. Magandang hapon sa ating lahat, pinamahalaga ng bayan. Tidurig, Mindoro, hapon sa inyo. Si Bones Dolor po ay 42 anos. Isang kabataan na narap sa pool ng aking anak ng pamilyang simple, nanay na naging guro hanggang nagdidirong superintendent ng Department of Education. Isang amang magsasaka na nagdidirong empleyado ng gobyerno at nagtayo ng paaralan para sa mga mahirap, ngunit magagaling na estudyante na nangangarap magkaroon ng ilang bukas. Produkto ng isang pampublikong paaralan, lumarawit ng elementarya sa Leon Elementary School at nangarap maging kapit. Pumasok ng seminaryo, 3 taon, at sa loob ng 3 taon ito, 2 beses lumabas dahil lang kasakit. Sa 4 na taon ko sa seminaryo, lumabas ulit, at doon nagsimula ang aking pangarap na maglilipot sa pangarap. Nagsimula ang SK Chairman Parangkinani sa edad 15, pangulo ng SK Federation ng Haruhan sa edad 16. Naging pangulo ng Federation ng SK Oriental nito sa edad 19. At naging pinakabatang buhal ng lalawigan ng Oriental Mindoro sa edad na 24. Sa mahabang panahon ng paglilingkod nito sa kabataan, ipinakita hindi edad ang nagiging sadigan at barometro ng paglilingkod na nabay ang galing at serbisyong iniaalay para sa mga tao. Panahon ng 2007 ang kumapuri ka ng buhal at sa edad na 30 ay naging pambansang kagapangulo ng grupo ng National Chairman ng lahat ng board members ng buong Pilipinas. Sinulat ang konstitusyon and bylaws ng SK ng buong Pilipinas na hanggang ngayon ay ginagamit sa anong sulok ng bansa. Sa edad na 26 ay sinulat ang konstitusyon and bylaws ng National Movement of Young Legislators o asosyasyon ng mga kabataan ng babatas ng buong Pilipinas na hanggang ngayon ay ginagamit sa anumang lokalidad sa buong bansa. Sa edad na 33, sinulat ang pambansang konstitusyon ng board members of the Philippines na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng humigit o ulang 781 board members ng buong Pilipinas. Pinagkatiwala maging pinakabatang base ng gobernador ng Oriental Mindoro sa edad na 33. At sa unang taon ng aking pagkupo bilang base ng gobernador ay aking ipinangako sa mamamayan at sa aking sarili na bago matapos ang aking unang termino tatayo ang bagong bahay ng mga mamamayan at tatawagin ang batas ng panlalawigan. Sa ikalawang termino, sa kaunawang nang pagkakataon ay nagkaroon ng vice gobernador na walang kalam. Ipinangako ko sa bayan at sa aking sarili na magkakaroon ng Oriental Mindoro ng kauna-unahang up and running na electronic legislative tracking system na kung saan malalaman sa buong bansa at sa buong mundo ang ginagawa ng sanggunyang panalawigan ng Oriental Mindoro kada session, kada hearing, at kada pag-report natin sa bayan. Itatay ko lang ang www.erts.gov.ph buklatin ng anumang topic na gusto mo para malaman ng mamamayan ano pang ginawa ng sanggunyang panalawigan sa particular sector o topic at malalaman niyo. Sinabi ko rin nun, na sanggunyang panalawigan ng Oriental Mindoro magiging kauna-unahang sanggunyan sa bansa na magiging ISO Certified 9001-2050 at ito yung nagtatotoo. Sa ikatlong muling termino ko, inaalin ko ang aking sarili sa bayan ngayon
upang sana pakahapong panahon ng paglilingkod bilang pangalawang punong lalawigan, bukal, pangunod at escape, kunsihan ng barangay at kunsihan ng bayan. Ang panahon itong ginamit pagiging isang mga pabatas ay magamit na upang ang laman ng mga batas na sinulat ay maging isang katotohanan bilang isang ehekutibo ng ating lalawigan. Bilang pagpapatunan, na lahat ang naging silibon siguro ng produkto ng mahabang panahon ng paglilingkod ay totoo at iaari ko sa bayan. Lahat ng plataforma ng ito'y isinulat ko sa isang papel na sa bawat isang tahanan ngayon ay natatanggap. Papel na naglalaan ang gagawin ni Bonsdor sa ganang 30 araw, 100 araw, 6 buwan, 1 taon, 2 taon, at 3 taon. At pinagpapahalaga sa laman ng papel ang ito. Ipinirma ko ang aking pangalan na kung saan nagpapatunay ng kahandaan kong palindigan ang bawat isang salita at ang bawat isang talatang nasusulat dito sapagkat batid ko na ang mamamayan ng Oriental Mindoro ay nangangailangan ng leader ng isang salita at leader na mapapagkatiwalaan. Kabataan, Bonsdor po ang pangalan na nangapag ko sa atin. Okay naman po, Sir Aryu, para po sa inyong pagpapakilala. Magandang hapon po sa ating lahat. Si Aryu po ay isang fearless leader, isang visionaryo, isa pong agent of change, a man of action, and other words. Bilang isang profesional ako, isang ekonomista at isa pong abogado, at may hanganing tunay na milingkod bayan. At yan po ang aking pinakita sa aking pong siyam na taon na aking pong panunggulan bilang Second District Congress. Bilang pinatawan ng segundo distrito ay siguro nakakita niyo sa ating mga telebisyon na si Aryu po, pagmula po nung maging congressman ng first term, ay nakita niyo na na lumaban at nilabanan po ang katiwalian kung kaya ako po ay tinawag na Mr. Impeachment, saan yung ating pong Chief Justice ng Supreme Court ay ating pong pinimpeach. Hindi lang po yan. Nilabanan po natin ang katiwalian. Ako po ay galing sa Bureau of Customs, which is the most corrupt agency of government. Pero hindi po tayo natakot na ipa-impeach si Mercy Gutierrez. Siya po ang Chief Graft Buster, Ombudsman po ng Pilipinas. Second term ko po, naging chairman po ako ng Committee on Energy at dyan niyo po na kung hayaan na kung saan ay nakatipid po ang ating lalawigan, ang ating pong pamahalaan ng 10 billion pesos dahil po sa isang programa na hindi po natin pinayagan dahil wala namang pumbasihan ang sinasabi power crisis in summer of 2015. Kung kaya't nilabanan po natin yan at sinabi natin hindi po natin pinayagan, kanya hindi po natin itinuloy yung mga programa po ng ating lalawigan na natin pong pamahala. Yan po ang mga napangyayari sa second term ko. Sa third term naman ay nandiyan na po yung investigation po ng drug syndicates in the New Bilibid Prison at nandiyan din po yung investigasyon sa pangalawang Chief Justice ng ating pong Korte Suprema. At hindi rin po natakot si Aryu na labanan po at ipa-impeach ang COMELEC chairman na si Andy Bautista. So marami po ang pangyayaring nangyari ng ating pong panunungkulan bilang congressman. Pero dito po sa ating lalawigan, we now see yung golden age of infrastructure. Bakit po? Nandiyan po nagawa ang Lisa Bridge at lahat po ng mga kakalihan po natin at iba pa pong mga programa. Sa DPWH alone, 15 billion worth of infrastructure po ang ipinasok po natin sa 2nd District. Kanya yan po nagudyat ng pagbabago sa 2nd District na ngayon ay kakaiba na po. At yan po ay siguro yung mga programa at proyekto po natin dinala
sa ating buong lalawigan ang magsasalita para kay Lani. Maraming pa po tayong ginawa. Poverty alleviation, yan po ang aking development framework, kung saan siniguro po natin, hindi lang po yung pitong bayan po sa 2nd District, but cause 15, 14 towns and 1 city, siniguro po natin na mapasok sa 4Ps program, kung kaya naiangat po natin ang antas ng pamumuhay at yung kahirapan po ng number, ng 2010, kung saan tayo po ay 12 poorest province nung kami po ay magsimula, 12 poorest province, pero ngayon po ay tumaas na po ang ating antas ng pamumuhay, number 44, fourth in the whole country ang ating pag-akyat at pag-angat po ng kabuhayan. Para sa agrikultura, nandyan po yung ating mga programa sa mga magsasaka, kung saan binigyan po natin ng rice mill ang ating pong mga magsasaka sa 2nd District. At sa turismo, ay marami po rin tayong ginagawa dyan. At yan po ay yung trip mo program. So, yan po si Amiu, a man of action and not of words. Ginagawa po ang dapat gawin at nakatutok po ako sa taong bayan, hindi lang po sa pagawain bayan. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po kayo naman para sa papakilala niyo, Sir RGB. Well, magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po sa inyong Tapatan No Holds Barred every election. At salamat din po sa DWCC for hosting this very important part of the campaign. Well, ako po si Rodolfo G. Valencia. Ako po yung mas kilala sa pangalan RGB. Kilala po naman ninyo ako siguro. Limang taong po ako nagsilbi dito. 9 years as a governor and 14 years as a congressman. And then my other years as an NGO. Almost 30 years of service to our people. Well, ako po ay masyado na matagal na rin dito nagtatrabaho. Sapagkat ako po yun nandito kung may problema. No? Okay. Ako po ay galing sa negosyo. I've been in real estate business, housing and development since I was young. Until po in 1987, ako po ay napilitan ko po nung maproba po yung isang timber license sa bundok po ng bundok na Nauhan ng Victoria at halos po sa Mount Halcon ng ating pulalawigan. Pinilit po namin itong patigilin as a private citizen, hindi po ako nagtagumpay. Ang sabi ko, delikado po ito. Pag ito ay hindi nasa wata, masisira kinabukasan ng mga kababayan natin dito. Ako po yung kandidato tuloy. Awa naman po ng Diyos, nanalo na. Maya-maya po, malaking problema sa ating siping muno. Masyado po mabigat ang kalaban ng panahon na yun at iba siping lakas. Wala po lumalaban dyan, pero masyado po pinapahira ng mga kababayan natin. Nilabanan ko po. Awa ng Diyos po, napatigil natin at napakarami ng iba't ibang magmura nandito. Mga kapatid, hindi lang po yun. Hindi ko po maiwan ang lalawigan sapagkat nabagyo po ito eh. Nasira ang ating pong lalawigan, 104 ang patay, sira po natin ang tulay. Paano ko iiwan yan? Sana hindi na ako magkakandidato pa muli. Tinapos ko muna yan, kaya po rin habang hindi dito po ating lalawigan. Mga kapatid, matindi ng pagkakataon, mining naman, nilabanan ko rin po yan sapagkat sisirain po ang ating kabundukan, sira na naman ating kinabukan. So yun po mga kasama, ilan lamang sa ating pong mga nagawa. At kung tataka kayo, ako ay nandito muli. Ako po ay nakakita rin ng maraming problema po sa ating lalawigan. Kaya po ay nagbalik kung pag-isaayos po ang ating lalawigan. Bakit Mindoro? Alam po ninyo, ako po ay palari sa dulo po ninyo. First 100 days, implementin ko po yung saguni ng panlalawigan Resolution 3437. Na ipasok po ang Simirara Power. From Simirara to the island of Mindoro. Mababa presyo ng kuryente, wala pong limit yan. Makasama with that, sigurado po, agro-industrialization na po ang ating lalawigan. Maayos po natin ang ating pag-agrikultura dito, agro-industrial
mga kapatid. And then plus, ang ating po mga turismo, marami po tayong tourism assets, hindi po napapatapoy yan sapagkat wala po tayong maayos na tourism. Pagka po naayos yan, nandiyan na po ang kabuhayan para po sa lahat. Makasama. Nandiyan po ang kaunlaran para po sa lahat. Nandiyan po din ang ating pong kinabukasan para po sa lahat ating mga kababayan. At syempre po, continuous po ang pag-aalaga ng ating kalikasan. Sa madalas na rin tayo mga kasama, mga kapatid, mga kababayan, ako po ay lagi nandito pagka meron po tayong dapat isaayos dito po sa lalawig ito at ako namang pinaging matagumpay sa lahat ng aking laban sapagkat sinamahan po ninyo. Wala po tayong talo, awa ni Diyos. At sana po itong darating na halalan ay magkasama-sama po tayo sapagkat ang dalalan ako po ay kinabukasan ng laran at kabuhayan ng ating mga kababayan. Ang dala ko po ay maayos na kabuhay po para sa lahat. Sana po maayos natin ang ating po lalawigan ng isla ng Mindoro ay magiging isang modelong isla para po sa lahat ng ating kababayan. Maraming salamat po at malapit na po matapos. Importante po na kapag-usap tayo, may mission po si RGV. Isaayos po ang ating lalawigan at ito po ay maging better place to live in for this generation and for the next generation. Maraming salamat po. Okay lang nga po muli sa inyo lahat. Maraming salamat po mga kababayan.